Hello mga manay! Welcome sa ating kusina! Muli ako ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang aking recipe ng Spanish Bango Sardines. Masarap, malambot ang tinik at siguradong pwede nyong pang-stack at pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. Kita nyo itong bagong luto ko, kaya alam ko excited na kayo at tara na, atin na ang umpisahan! Para sa ating mga sangkap, unang-una kailangan natin ng 1.2 kilo ng bangus, 2 piraso ng red bell pepper, slice niya lamang po ng ganito, pahaba. Then gagamit din tayo ng 2 buo ng bawang, tanggalin lamang ng balat or pwede naman kahit hindi na. Then meron din tayo ritong maraming laurel o bay leaves. Tapos kailangan natin ng 2 tablespoon ng asin. Maglalagay din tayo ng pampalasa ng 2 tablespoon liquid seasoning. Para sa ating suka, kailangan natin ng 2 tablespoon ng vinegar. Then, meron din tayong green olives. Meron din tayong black olives. Siyempre, kailangan din natin dito ng 1 tablespoon ng pamintang buo. Gagamit din tayo ng 2 piraso ng medium size ng carrots. Then, meron tayong 1 and 1/4 cup ng tubig. Siyempre, yung ating 1 liter ng olive oil. Pwede kayong gumamit ng corn oil. Bali, ang una po natin gagawin ay kailangan natin gumawa ng ating brine solution. So, ito yung ating bangus. Nalinisan ko na at tinanggal ko na yung mga bituka at siguraduhin na wala na pong dugo. Ayan. Then, huwag tatanggalan ng kaliskis. Yan. So, pwede na tayong mag-start. Unang-una, meron tayong isang lagayan kung saan na gagawa tayo o magtitimpla tayo ng ating brine solution. Kailangan natin ng 1 liter ng tubig. Then, mag-add po tayo rito ng 2 tablespoon ng asin para dito sa ating brine solution. Ayan. Tapos, imix lang po natin. Once na matunaw na po yung ating asin, ay pwede na natin dahan-dahan ilagay yung ating slice na bangus. Make sure po na dapat lubog po sa tubig yung ating mga isdang nilagay para po masipsip niya yung ating brine solution na ginawa. So, ganyan lamang po. Then, ang gagawin natin dito ay ibababad po natin at least 30 minutes bago tayo magtimpla o mag-start mag-prepare ng ating lulutuin. Ngayon, after 30 minutes, pansin ninyo, nag-iba na po yung kulay ng ating tubig at nag-iba na rin yung kulay ng ating bangus. So, ang gagawin po natin ay ilipat natin to isa-isa sa ating salaan. Tapos, ito po ay ating huhugasan pa ng 2 beses. Para hindi naman po ganun sobrang alat yung ating lulutuin na Spanish bangus. Sigurado po magugustuhan nyo to dahil maganda po itong pambenta, pang-stack sa inyong tahanan. So, hugasan na natin. Ngayon, kung magtatanong kayo na manay, bakit kailangan pang hugasan, binabad na nga, tas huhugasan pa. Kaya po tayo naghuhugas ng ating isda dahil upang matanggal po yung alat. Hindi po ganun siya kaalat. Nakikita ninyo, isa rin pong na magandang pamamaraan ng pagbababad sa brine solution upang matanggal din po yung langsa ng ating isda. At mas malinis po. Para pag niluto po natin mamaya, wala pong dugo. Ayan o. So, nakikita nyo maganda na po yung ating isda. Kaya ngayon, mag-start na po tayo para sa ating pangalawang step. So, para sa ating pangalawang step, bago tayo mag-start, ayan, meron tayo rito ng 2 medium size ng carrots. I-slice ko lamang po sa gilid at ipinapakita ko lamang sa inyo yung paghiwa ko na huwag pong sobrang nipis. Kailangan ganyan lamang po ang kapal upang hindi po madurog ito once na magluto kayo mamaya. Kasi syempre gagamit po tayo rito ng pressure cooker, kaya dapat hindi po manipis ang pagkakahiwa. So ayan, pwede na tayong mag-umpisa. Unang-una, kailangan po natin ng pressure cooker. Bakit ito yung kailangan natin? Kasi ito yung magpapalambot ng tinik ng ating isda o ng ating bangus. Then yung ating hiniwa na carrots ay isasalansan lamang po natin ng ganyan. So, bakit ba tayo naglalagay? Upang dyan po natin ipapatong yung ating bangus para hindi po matuklap yung kanyang balat at iting magiging panangga para hindi rin po masunog. Tapos, ilalagay na rin po natin yung mga bawang.
So kung papansin ninyo, yung carrots at yung bawang, hindi po natin lahat yan uubusin kasi dalawang layer po yung ating gagawin. Meron sa ilalim at meron sa ibabaw. Tapos ilagay na rin natin yung green olives. Sa green olives po, nasa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Ito pong sukat ay 1/4 cup lang. Gayun din yung ating black olives. Siyempre, masarap sa ating Spanish bangus kapag kumpleto ang sangkap. Tapos, meron din tayong bay leaves o laurel. Sa laurel, depende sa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay. Mas marami, maganda kasi mabango po. So, isasalansan lang natin ng ganyan. Parang nagbabanig po tayo. Tapos, yung ating red bell pepper. So, hatiin din po natin yan sa dalawa. Para meron sa ilalim at meron sa ibabaw. Para yung timpla po, pantay. Tapos, yung ating 1 tablespoon na pamintang buo. So, hatiin din natin. 1/2 tablespoon para sa ilalim at 1/2 tablespoon para sa ibabaw naman. Then, syempre, yung ating bangus. Isasalansan na po natin. Ngayon, kung gusto nyo pong kaliskisan yung inyong bangus, pwede naman. Pero, ako po, hindi ko talaga kinakaliskisan. Bakit? Para po, yan po yung nagiging tibay para tumigas yung ating sardines o yung bangus natin mamaya kapag naluto. Siya yung kumakapit sa laman upang maiwasan na madurog po habang siya ay niluluto. So, isalansan lang po natin ang ganyan. Then, maglalagay na tayo ng carrots. So, ganun lang. Uulitin lang natin kung ano yung mga ginawa natin mula nung umpisa. Tapos, titimplahan po natin yan. So, dito po kung gusto niyo itong gawing pang negosyo, damihan niyo po yung mga sangkap. So, dodoblihin niyo lamang po ito, depende po yan sa pangangailangan ninyo. Ngayon, kung pang-consumo lamang po sa inyong tahanan, okay na po itong 1 kilo. Mahigit. Kasi, matagal niyo na rin naman po itong makakain. Bali, itong aking recipe na tinuro sa inyo, isa pang pang-stack sa bahay. So, ito tatagal to mga wala pang sanlinggo. Dahil masarap. Masarap po itong ihalo sa pasta. Pwede rin po sa lettuce, kung kayo ay naglo-low carb, di ba? Para iwas, kakainin nyo na lang, papapakin nyo lang kasi hindi naman siya ganun kaalat. So, nakikita nyo, kung ano yung ginawa natin mula nung umpisa, ganun pa rin po sa huli. So, siya naman yung magkukumot o magtatakip sa ating bangus. Ganun lamang po kasimple. Pero dito, maglalagay na tayo ng pampalasa, yung ating 2 tablespoon ng asin. So, kailangan po yan para tumagal po yung ating Spanish. Kailangan po talaga na may asin. Then, meron tayong 2 tablespoon ng liquid seasoning. Kung wala po kayong liquid seasoning, kahit ano pong pampalasa naman pwede nyong ilagay. Tapos, meron tayong 2 tablespoon ng suka. Any brand po ng suka pwede nyo pong gamitin. Kaya tayo naglalagay nito, ito yung preservative para tumagal po yung ating Spanish style bangus. Then, ibuhos na natin dahan-dahan yung 1 1/4 cup ng tubig. Tapos, yung ating 1 liter ng olive oil. Kung mapapansin ninyo, papantay po yan sa bangus. Kailangan po papantay po yung inyong olive oil sa inyong niluluto. Ngayon, kung wala kayong olive oil, pwede po ang corn oil, pwede rin ang canola oil. So, ayan. Nakita po ninyo, pantay siya yung ating olive oil sa ating bangus. So, ang gagawin na po natin dito ay tatakpan na po natin. Tapos, lulutuin po natin to sa katamtamang apoy lamang gamit yung ating pressure cooker. Ayan. So, pwede na po natin tong isa lang sa ating kalan. So, hintayin po natin mag-whistle yung ating pressure cooker bago natin hinaan ang apoy. Ngayon, once na mag-whistle na po o pumito na yung ating pressure cooker, dito magka-count na tayo ng 1 oras at kalahati. Yun po yung bilang para palambutin yung ating Spanish bangus sardines. So, 1 oras at kalahati po natin siyang lulutuin at hihinaan na lamang po sa katamtaman yung ating apoy. Hindi malakas, hindi medium, kundi mahina hanggang sa maluto. At eto na, pagkalipas ng 1 kalahating oras ay ready na upang patayin ang ating apoy. Dahil tayo ay mag-start ng magbukas. Amoy na amoy ko na, sobrang bango.
So, kailangan nating pasingawin yung kanyang pito. So, ang gagawin po natin para mabilis natin mabuksan gamit ang kutsilyo, pwede rin po ang gunting, iaangat nyo lamang po yung pinakapito niya. Ayan, para lumabas po yung hangin o yung init sa loob ng ating pressure cooker upang mabilis po natin mabuksan ito. Nang hindi na tayo maghintay pa ng matagal. So, once na wala nang lumalabas na hangin, ay pwede na po natin itong buksan ng dahan-dahan. Kaya mga manay, kung meron kayong kasamang anak, huwag niyong bubuksan nang hindi pa sumisingaw yung hangin sa loob, dahil pwede po itong sumabog o pumutok at tumalsik yung kanyang pinakatakip. At eto na nga, sobrang bango. Wow, napakaganda ng pagkakaluto ng ating Spanish bangus sardines, mga manay. Kita nyo, amoy na amoy yung bango, sobra. At kung nandito kayo, sigurado kukuha na kayo ng kanin. So, ang gagawin po natin ay palalamigin natin to. Kailangan natin palamigin bago natin ilipat sa ating mga garapon. Ngayon, ready na tayong maglipat sa ating garapon dahil malamig-lamig na rin po itong ating naluto. So, ito yung aking mga garapon na gagamitin. Ngayon, kung magtatanong kayo, saan ito nabibili, saan ba pwede mag-order niyan, manay, ang lagayan mo, pwede po kayong tumingin sa mga online store, gaya po ng mga, yan, Shopee, baka naman, Lazada, ayan, check nyo lang, merong mga garapon po dyan na binibenta. So, para dito, tigda dalawa po yung ilalagay natin. So, nakaredy na yung ating mga gagamiting pansandok o pangkuha. So, unahin ko yung pinaka-gitna, ayan. So, ganyan po ang kagandahan kapag hindi kinakaliskisan. Kasi pati ang kaliskis na yan, makakain nyo po yan sa sobrang lambot. Grabe yung amoy, sobrang bango. Tapos, dahan-dahan po natin ilalagay. Kaya po natin pinapalamig yung ating Spanish-style bangus. Dahil once na malamig na po yan, hindi po na nadudurog. Kumbaga, tumitigas po yung texture ng ating bangus. Kaya kailangan, huwag nyo pong hahanguin ng bagong luto, yung as in yung kumukulo pa siya katulad kanina. Dahil pwede pong madurog kapag kinuha nyo po ng isa-isa dun sa pinaglulutuan. Kaya kailangan palamigin bago po ilagay sa isang garapon o isang ziplock o kung anong gusto ninyo, kung anong trip ninyong paglagyan, kayo yung masusunod. Tapos, ganyan po. Isalansan lang natin sa loob. Dalawang piraso yung kasya sa bawat garapon na to. Then, maglalagay tayo ng mga sahog. Gaya ng bell pepper, tapos yung carrots, then yung bawang, tsaka yung olives, green olives, black olives. Then, sa huli na po yung pinaka-oil, yung ating olive oil. Para pantay po at pare-pares po yung sukat ng olive oil ang ilalagay natin sa bawat garapon. So, ang ilalagay lang po natin is yung mga sahog. Then, yung laurel. So, ganyan lamang po. Kailangan kapag naglagay kayo sa bawat garapon, may style, may design. Para kung pambenta, matutuwa po yung mga customer ninyo kaakit-akit. At iwasan, syempre, na madurog. Dahil kapag nadurog, yung inyong bangus, ang pangit na pong pagmasdan. So, dahan-dahan po natin ilagay, ganyan. Pero ano, ako na po nagsasabi sa inyo kapag natikman nyo, promise, sobrang, sobrang sarap, sobrang lambot, as in natutunaw na sa bibig, nakakagutom. Kaya kung mahilig ka sa pasta, pwede nyo po itong gawing sahog. Tapos kung meron naman po kayong kakilala na mahilig sa maanghang, pwede nyo pong lagyan sa pagluluto ng siling labuyo or pwede nyo itong haluan na chili garlic oil. So, ganyan lamang po. Gaya ng ginawa natin sa umpisa. So, tatapusin po natin to lahat. Lalagyan ko itong natitira pang dalawang garapon. So, ganito lamang po kadali magluto. Ngayon, tapos na po tayong maglagay sa apat na garapon. Ayan. Pare-parehas po yung laman ng bawat isa ay dalawang piraso ng bangus. Ang ating nailagay. Tapos, nilagyan ko na rin po sa loob ng mga sahog. So, dito, maglalagay na po tayo ng olive oil sa bawat garapon. Hinuhuli po talaga yon para pantay-pantay po yung dami ng inyong mailalagay. So, pwede kayong gumamit ng measuring cup para ma-sure ninyo na pare-parehas po yung laman.
So, itong olive oil, pwede nyo po yan ipang-sabaw kasi maganda naman yan sa katawan. Hindi naman po masama yung olive oil sa katawan. Kaya pwede nyo itong gawing panggisa sa pasta. Yun nga tas, panglagay ninyo sa salad. Sarap. Naglalaway na ako. Kasi yung amoy niya, grabe. Tapos pang stock. Sigurado hindi po sa amin to tatagal ng isang linggo. Ubus ka agad to. So kung pambenta ninyo, damihan nyo na lamang po yung bangus. Tapos doblehin nyo na lamang po yung mga sangkap na pinakita ko sa inyo kanina. And again, kung wala kayong olive oil, pwede kayong gumamit ng canola oil o corn oil. Mamili na lang po kayo sa dalawa na yon. Ayan po, totally na malamig na tong ating Spanish bangus sardines alamanay. Kasi dapat po, make sure na bago nyo takpan ay malamig, hindi maligamgam. Kasi kapag nag-moist yung inyong Spanish bangus, dun po nag-uumpisa na masira yung ating niluto. So, kita nyo naman, napakaganda. Lalo na yung nandito. Buong-buo yung buntot at yung ulo. Tapos, napakalambot po niyan. Siyempre, tatakpan na natin. Ang ganda, pink. Tapos, kung meron kayong sealer, lagyan ninyo kung pambenta. Ito po, dahil istak ko naman to, pwedeng pang low carb. Dahil olive oil yung ating ginamit dito. So, pwede ko na siyang pang-stock para pag nag-crave ako, ipapartner ko lang po sa lettuce. Then, kung pambenta naman, mag-costing po tayo. Napakagandang pagmasdan, di ba? Siyempre, meron pong natirang isa. Dahil, kada isang bangus ay hati po sa tatlong piraso. Bali, tatlong bangus yung ginamit ko rito na medium size. Ayun. So, may matitirang isa dahil tigda dalawa yung bawat bote. Siyempre, titikman natin. Para makita ninyo kung gaano kalambot yung ating Spanish bangus sardines. Ayan. So, itutok natin ating. Kahit po yung tinek sa gitna, as in madudurog, nagme-melt sa bibig. Grabe, ang sarap. Hindi siya maalat. Ayan po, diba, yung tinek na yan. Sa bangus, halos hindi natin kinakain talaga yung tinek kapag normal na luto dahil matigas yan, pero dito makakain mo ng madudurog sa bibig mo. Panalong-panalo po. Maganda siyang pang-stock. Ngayon kung tatanungin niyo kung gaano to katagal, umaabot na ng isang buwan. Basta, depende nga po sa pagluto ninyo at dun sa pag-store ninyo. Kaya make sure na maayos, malamig na yung inyong niluto bago nyo takpan para masigurado na hindi aamagin. So again, ako ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan mo itong ating panibagong recipe na tinuro ko sa inyo, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na kabang-abang na pwede mong pagkakitaan. So kita-kita tayo sa susunod. Comment down below kung ano mga gusto nyo namang recipe na i-share ko. Baka mali mo. Yung recipe gusto mo, ang ituro ko. Paalam!